plants natin na kahit walang mailagay sa kanila na fertilizer ay lalago at lalago sila. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay aking i-share naman itong mga plants natin na kahit walang mailagay sa kanila na fertilizer ay lalago at lalago sila. Ayan, na continuous yung kanilang pagbigay ng mga dahon. Ayan, continuous yung kanilang growth na kahit tubig ulan lang ay sapat na sa kanila. Ayan. So, itong mga plants naman na ipapakita ko sa inyo ay yung mga nandito sa aking munting hardin. Ayan, so karamihan naman sa kanila ay mga common, pero talaga masasabi ko na malalago sila, maganda silang alagaan dahil nga kahit wala silang fertilizer, walang nailalagay na fertilizer sa kanila ay lumalago sila. Ayan, continuous yung kanilang growth. Ayan. So, ang una kong ipapakita ay ito. Ito na si ang ating Enjoy Potos. So, ang ating mga, karamihan naman sa ating mga potos ay talagang kahit walang fertilizer sa kanila, ay talagang ang bilis nilang lumago. And isa na nga itong si Potos. Ayan. So, ito ay propagation ko na to. And meron pa akong tatlong pots dyan sa labas na mas malalaki lang dito yung pinagtaniman ko sa kanila. Plus yung kanilang mother plant. Ayan. So, nakahang sa labas yung mother plant nila. Hindi ko na lang dinala dito. So, lalo na kapag naumpisan mo na itong kuhanan ng cuttings ay mas ano pa, mas lalo pang dadami yung kanyang growth. Ayan. So, nasa 1 week ganyan or hanggang 2 weeks ay may kapalit agad yung nakuhanan natin ng cuttings sa kanya. Ayan. And marami na rin akong nabigyan nitong halaman na to. So, isa na yung aking kuya dahil nga plantito din ang aking kuya. Ayan. So, yan yung ating unang halaman na hindi na nangangailangan ng fertilizer. So, sometimes naman ay nadidiligan ko sila ng yung ating natural fertilizer, yung libre lang na fertilizer. Ayan, yung ating hugas bigas. Ayan. So, araw-araw naman ay may hugas bigas tayo. Dahil nga lagi naman tayo nagluluto ng kanin. Ayan. And ang pangalawa ay itong ating ito, ang ating marble potos. Ayan. So parang kay ano din, parang kay Enjoy Potos, ganun din. Ang bilis niyang tumami. Once na makuhanan ng cuttings. Ito, dalawa na yung tatlo na yung nakat ko dito. So, ayan, ang lago-lago pa rin. And meron pa akong, ilan pa ba yung nandyan sa labas? Apat. Tatlo. Pang tatlo yung naka-pole. Yan. And, ayan. Ganun din, ang dami na rin akong na-sharean nitong photos natin na ito. And even yung, meron din akong, hindi ko na nga lang kinuha dito sa loob. Yung golden photos. Ayan. So, yan yung pangalawang halaman. And ang susunod ay itong ating mga epicia. So, ito talaga napakabilis niyang dumami, guys. So, November ko lang to nahingi sa aking pinsan. Ito, kasabayan niya to. Si Tiger, dahil nga yung una kong nahingi na ganito sa kanya ay namatay dahil naihian ng pusa ko, guys. Hanggang yun na yung umpisa na namatay yung ganito ko. Ayan. Kasi yung isang pusa ko dito, kung saan-saan siya umiihi. Ayan. So, ito timing noon na nailagay ko dito sa loob ng bahay.
umaakyat siya kasi eh, kung saan-saan siya umaakyat. So, ayan, nahihian niya yung mga nilalagay kong halaman dito sa loob ng bahay kung minsan. Ayan, and yun naman na yung parang napansin ko na sanhi nung pagkamatay ng aking epesya na to. So, ito, nung pinakita ko sa inyo nung una, so nasa terrace pa to noon, ay ang liit lang ng dahon, ang liit lang, parang, saan ba yun pwede kong maipakita? Ito, parang ganito lang yung size, guys. Mas maliit pa yata. Ayan. And yan, tatlo yung tinanim ko dito. And ayan nga, ang laki na niya. Ang lalaki na ng mga dahon. So, halos hindi na makita yung lupa dito sa kanyang ito, hanging pot na ito. Ayan. Diba guys, November lang. And ayan na. And ang dami na niyang runners dyan na pwedeng ma-harvest soon. Ayan, so ito rin yung mga halaman na hindi na nangangailangan ng fertilizer. Ayan, tubig ulan lang, sapat na sa kanila. Ayan. And then, ito naman yung susunod nating halaman. Itong aking Forever Rich na ito. Ayan, so ang bilis din nitong dumami, guys. August ko to nahingi sa kababata ko, and nung naibigay niya sa akin to, nasa 5 dahon lang ata. So ngayon meron na rin ako natanggal sa kanya na mga old leaves, siguro mga 2 na. So the rest ay under my care na yan, yung mga tubong yan, mga dahon, and yan ang lusog, ang tadaba ng kanyang mga dahon, ang lalaki. And ayan, continuous pa rin yung pagbigay ng dahon niya. And ito, may panfer pa dito na isa. Ayan, hindi pa masyadong naka-unfurl. Ayan. So ayan, yung ating isa pang halaman. And ito rin ating ivy. Ang nag-iisa kong ito, yung English ivy. Na siya daw ay si Hermana ivy. So gusto ko sana i-pull na ito, guys. Kaya lang parang hindi ko na siya alam na matanggal. Hindi ko na siya alam tanggalin. So hindi ko na lang siya gagalawin, guys, kasi ayan ang pangit, may naka ano siya diyan. Ayan oh. Ito may mga ano na oh, yung mga ugat niya diyan oh. Nagsipaglabasan na. Ayan. So, ito na yung mother plant. So, ang bilis din itong dumami. And, ganun nga. Wala rin naman akong nilalagay na fertilizer dito. Parang yung mga osmocote, ganun. So, rainwater lang to talaga. Ayan. Basta madiligan sila kapag time na silang madiligan. And, ito yung binubuhay ko na ano. Pero, buhay na to. Nabawasan nga lang ng isa dahil ay nako, yung aking mga pusa. Kasi may pusa akong maliit dito. And, ito ay naibaba ko naman. Ayan, binunot niya yung isa hanggang, ayan, nasira niya. Pero ito, buhay na, oh. Buhay na. Kasi, ano na, oh. Tayo na. Tayo na siya. So, ito yung bibigay ko sa kuya ko. So, dito na lang muna. Sa ako na lang ibigay sa kanya. And, meron din akong ilagay sa pole. So, ito ay naitanim ko noong November. Ayan, na pinapagapang ko dito sa pole. Ayan, so ang lulusog ng kanyang dahon, guys. Ayan, oh. Ayan. Kaya lang yung mga nilagay ko dito sa likod, bandang likod, ay ano, namatay. Ewan ko kung bakit siya namatay. Okay naman tong 2 na nilagay ko. Ito, bali 2 to eh. Ayan. Ang aking Hermana ivy. Ayan. And then, ito rin, yung kailan lang ay na-feature ko sa inyo. Ito, na sabi ko na walang kaproblem-problem ang alagaan, na philodendron. So, ito, si lemon lime. So, ito na yung cuttings, guys. So, diba, yung pinakita ko sa inyo ay lampas na sa kanyang pole. So, ito na yung nakuha ko sa kanya. 2
dalawa ito. So, naka-water propagate siya. Ayan, so, ito yung isa kong nilalagay dito sa loob ng bahay. Diyan lang, sa side lang ng TV namin. Ayan. So, ito guys, yung top cut ko sa kanya. So, ayan, may pausbong na dyan. So, 12 days ago, ay na-feature ko tong halaman na to sa inyo. So, ayan na yung kanyang pausbong dyan na ano dahon. And ito yung isa. Ayan. Ayan, pero medyo maliit pa. Ayan. Yang puti dyan. Ayan. Sana nakikita nyo guys. Ayan. Ayan. So, ayan ang ating lemon lime. And then, ito rin yung naipahingi sa akin. So, although ano siya guys, malaki na siyang naibigay sa akin. Pero kasi, Augusto na ibigay sa akin ng kapitbahay. So, continuous naman yung binibigay sa akin guys na mga dahon. So, under my care ay nabigyan niya na ako ng tatlo. And then, ito yung magkasunod na dalawa. So, lima na yung kanyang naibigay sa akin. And yan pa yung maliit. Oh. Ayan. So, isa rin ito na halaman na kahit ano lang, tubig ulan lang, sapat na. Ayan, walang fertilizer sa kanya na nilalagay. And ayan, ang ganda niya dahil itong kanyang variegation. Ayan, so ito ay nakalabas para ano, ma-maintain naman yung nilalabas-labas ko. Pero nilalagay ko siya dito sa loob ng bahay. Ayan, so pinasok ko lang para may ipakita sa inyo. Si Chef Lera na variegated. Ayan. And then, ang isa pa ay itong ating ang aking rejuvenated na ayan. So, na-vlog ko to sa inyo noon guys. Na-vlog ko na inayos ko siya. So, after 1 month, ayan na siya. So, ang lago na naman niya. So, ang bilis lang talaga nitong anong lumago. Ayan o. Ang haba na naman itong dahon niya. So, yan. Puputulan ko na naman yan. And itatanim ko na lang dyan. Itutusok ko na naman dyan. Ayan. So, bumalik na yung kanyang ganda. Diba guys? So, ito. Walang problema kahit walang fertilizer sa kanya. And ang bilis niyang lumago. Ayan. Dumami. Ayan. And yung iba ay i-mention ko na lang guys dahil hindi na sila kasya dito. So yung isa pang halaman ko dito na kahit wala akong special fertilizer talaga ay continuous yung kanilang growth. So yung aking Mycans, ayan, so insert ko na lang dito yung picture sa kanya, yung picture niya. And then, ang isa pa ay yung aking Homalumina na yung regular lang guys. Ayan. And then, yung aking, burn marks din na regular. Ayan, insert ko na rin dito yung kanyang picture. Ayan. And ito rin aking star begonia na walang kaproblema-problema. Ayan. Nang lalaki ng kanyang mga dahon. Ayan. And yung ating mga snake plants din. So yung aking mga snake plants dito ay yung mga matagal na naming mga snake plants guys. Bacularis, yung whale fin, and hindi ko alam ang ID nung ano lang. Yung green lang siya guys. So, yun. So, kahit walang mailagay naman sa kanila na fertilizer, basta ayan nga na didiligan sila ng rainwater, ay okay sila. So, ayan lang guys yung aking na-share sa inyo ngayong araw. So, I hope ay na-inspire kayo guys na gustuhan nyo itong
aking na-share sa inyo ngayong araw. And kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong i-upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. Bye!